Nakakatakam nga naman. Good morning, puding gulaman baka mo with mango flavor and corn? Yes, yan ang gagawin natin for today's video. Anyway guys, pagdating naman sa ingredients nito ay hindi ito mahirap hanapin. Kahit saan, pwede mo itong makikita at pwedeng mabili. Gumamit nga lang ako dito ng isang latang evaporada, kondensada at isang lata ng mais. At syempre, gumamit rin ako dito ng isang pack na Mr. Gulaman with mango flavor. Napakabilis nga lang nito gawin. So, ang paggawa ko nito ay hinahalo ko lang lahat ng mga ingredients bago ko isalang sa apoy para ma-mix ko siya ng maayos. So, yung corn inca naman natin ay idinrain ko lang para matanggal yung sabaw. Pagkatapos nga na i-mix ko lahat ng mga ingredients bukod sa corn inca natin kasi yun yung panghuli pag kumulo na saka ko ilalagay yung corn. So, sinalang ko lang ito sa mahinang apoy. Dapat talaga nito ay hindi tigilan yung paghahalo. Tuloy-tuloy lang yung paghalo hanggang sa kumulo. So after 5 minutes na pagkulo, sinunod ko na agad yung ating isang lata na corn in can para maluto na rin siya. Another 5 minutes ang pagpapakulo after ko nilagay yung mais para naman maluto ng bahagya. So continuous pa rin yung paghalo-halo para hindi siya titigas or magdidikit-dikit sa ating kawali. So nagdagdag rin ako ng konting white sugar dito kasi nung tinikman ko natatabangan ako. So nagdagdag ako para makumpleto yung sweetness, yung tamang-tama lang para sa akin. Pero nasa inyo yan, kung gusto nyong matamis na matamis, damihan nyo ng sugar para tumamis talaga. Pero sa akin kasi gusto ko yung tama lang. Hindi kasi ako mahilig sa masyadong matamis. So after 10 minutes, luto na ang ating mango pudding gulaman with corn. So ito na yung result. Ibinuhos ko lang siya sa isang tupperware para lumamig. So ito na ang final look after pinalamig at tumigas na rin. Ready na to serve ang ating pudding gulaman. Tiyak na masisiyahan ang iyong pamilya. Pwede mo rin itong ilagay sa refrigerator para mas lalong sumarap pa.